Hello everyone! Gagawa naman tayo ngayon ng ating masarap na mini egg bread. Kaya naman! Umpisahan na natin ang paggawa at kailangan natin ng 3 eggs. Basagin lang natin dito sa ating bowl at ating haluin. Pwede tayong gumamit ng chopstick, pwede rin namang wire whisk, at pwede rin tinidor kung saan kayo komportable. Ngayon naman ay isama na natin itong ating pangalawang ingredients, ang ating harina. Kailangan lang natin dito ng 2 cups at ang paglalagay natin ay paunti-unti lang, sabay halo ng ating itlog at harina, pagsamahin sila. Paunti-unti lang po yung ating paglalagay hanggang sa matapos or hanggang sa maubos. Ngayon naman ay lagyan natin ng 2 teaspoon lang na baking powder. So bali dito sa ating mixture, ang kailangan lang natin is harina, itlog at baking powder. So 3 lang na ingredients ang ating kailangan para makagawa tayo ng mini egg bread. Masarap to! Paghalu-haluin lang po nating mabuti itong ating mga ingredients. Ngayon naman ay idump lang natin dito sa ating table or kung saan natin siya imamasa. Ang kailangan po natin dito na masa is medyo hard kasi kailangan natin siyang maging smooth. At ituloy lang po natin ang pagmamasa. Kaya naman, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-hit nyo na po ang subscribe button, isama nyo na yung bell, at pati na rin yung all para ma-notify kayo sa mga bagong upload. So ayan, makinis na nga, smooth na itong ating dough. Ngayon naman ay atin na siyang ilalagay dito sa ating isang bowl. Ayan, at tatakpan lang natin ng cling wrap or kahit ano na meron kayong pangtakip dyan. Mga 10 to 15 minutes, okay na yon. At ngayon naman ay atin na siyang iplat dito sa ating table. Gamit lang tayo ng rolling pin. Iplat lang po natin ng mga 1/2 cm yung kapal. So, ayan. Kapag ganito na, okay na yan. Pwede na itong ganitong kapal. Ito naman ngayon, hiniwa-hiwa ko siya. Kasi pwede nating pagpatung-patungin para i-slice natin sa design na ating gusto. Pwede naman din nating gupit-gupitin lang. Kung wala din kayong dough cutter, pwede kayong gumamit ng kutsilyo. So ayan, ganito. Pagpatungin natin itong 2, then ang gagamitin kong cutter is yung circle na 1 inch lang. So ayan, ganyan lang. Medyo makapal nga lang kapag pinagpatong natin, pero mas mabilis siya. Kasi syempre, doble at saka pa natin paghihiwa-hiwalayin. Pwede nyo rin po siyang i-slice ng pahaba-haba lang. Basta depende sa inyo kung ano yung design na gusto nyong gawin. So ayan, pag natapos na,
at yun namang ibalik dito sa bowl na ating pinagtanggalan. Ayan! Ganyan lang ang cute niya, para siyang ano, parang fish ball. Man ay mag-init na tayo ng mantika. Sa medium heat lang muna natin lulutuin, at pwede nating lutuin to sa kawali basta sa medyo malalim. Ayan, kapag medium heat na, saka pa lang natin ilalagay itong ating mga pirasong tinapay. So, ayan, kapag medyo matagal-tagal na siya nakasalang, kumakapal po siya, ayan, ganyan. Para talagang, ano, para talagang fishball na pag sinalang mo, lumalaki rin. So, ayan, ganyan. At atin lang hihintayin na maging, ano, brown ng konti. So, ayan, kapag ganito na yung kulay niya, yung apoy naman, ano natin, lalaksan ng konti. Hindi na natin kailangang hanguin. Tuloy-tuloy lang siya dyan. At eto, halu-haluin lang natin. Tapos, ang apoy niya is nasa high na. Kanina kasi medium lang. Medium heat. Ngayon, iha-high natin ng konti para mag-dark brown naman. So ayan, kapag ganito, okay na siya at atin ang ilagay sa isang lagayan. Pwede nyo pang darkan ng konti pero huwag nyo lang susunugin. Sa isang recipe, ang magagawa natin ay ganitong karami. So ayan, marami-rami na din, kaya naman. At pwede natin siyang lagyan ng any toppings na gusto nyo na medyo matamis, kung mahilig kayo sa matamis. Pwedeng icing sugar, pwedeng chocolate, pwede rin tayong gumamit ng syrup, at pwede rin namang wala. Masarap to i-partner sa kape at saka sa ano, sa lugaw. Pwedeng ito yung ano, yung instead na Chinese donut, pwedeng ito yung i-partner natin sa lugaw, masarap din. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. At kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to subscribe, like and share, at paki-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload. Mag-ingat po tayong lahat, and mega love shoutout syempre! Bye-bye at maraming salamat!